Hey, what's up you guys? Welcome back to my YouTube channel, KZ Tandingan Official. Today, meron tayong exciting video kasi this is gonna be the first time I'm doing something like this. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na some of our performances which are uploaded on YouTube ay ginagawan ng reaction videos ng mga YouTube reactors. Naisip ko lang, why not ako naman kaya ang gumawa ng reaction videos sa iilan sa mga covers ng aking mga original songs. So for today's video, maghahanap ako sa YouTube ng mga covers ng aking kantang Nag-iisa na naman written by Sir Kiko Salazar. Alam ko na hindi masyadong madami ang gumagawa ng covers ng kantang to because it's challenging. Wala siyang masyadong mga high notes pero kasi meron siyang mix of singing and a little bit of rapping. Kaya siya medyo challenging tapos kailangang sakto ka talaga sa bilang kasi medyo mabilis ang rap parts niya. So, yun siguro yung hahanapin ko sa mga videos na papanoorin ko ngayon. Paano nila tatahiin yung rapping and yung singing. I'm not only gonna be reacting to one cover, so makakanood kayo ngayon ng iba't ibang mga covers ng kanta. Skip ko na lang kung saan yung mga parts na medyo may mga sasabihin ako or ganyan. But I am very excited because the fact that you chose this song na gawan mo ng cover, sobrang nakataba na yun ng puso. Suot ko yung in-ear ko para maririnig ko talaga lahat ng mga detalye. What I'm gonna do now is to just type Nag-iisa na naman KZ Tandingan cover on YouTube. Sana may mahanap tayo. Baka pala walang nag-cover. The first cover na nakita ko is I think it's a mashup ng Katabi by Earl Generao. Hindi ko alam kung yun pa yung pagka-pronounce. Please don't be mad at me. Pero parang ganun. Katabi by Earl Generao and Nag-iisa na naman by Himalaya and Mauna Kea. Ooh. Okay, let's see. I'm excited. Biglang naputol yung video nila. Actually, ganyan kami dati. Noong college pa lang ako, sa high school din ba ako, no? Noong nag-start akong tumugtog with an acoustic band. Yeah, parang high school pa lang, meron na kami acoustic band. Pero college ako, noong ginagawa namin yung nagpa-practice sa hagdanan. Kasi dyan yung pinakamaganda yung acoustics. Tapos pag kumakanta ka, hindi ka nahihirapan kasi may magandang reverb pag nasa stairwell ka or kunwari nasa banyo ka. Kahit ako, even ngayon, for my live performances, if I don't have to practice with my band, kumbaga rehearsal ko lang for myself and when I try to come up with a vocal arrangement, mas komportable ako na nasa banyo. Bakit pa kagad? Pero kita mo medyo siguro matagal na silang magkasamang nagpa-perform kasi medyo alam na nila kung paano i-blend yung boses nila together. I was expecting the guy in the yellow shirt na mag-rap or kumanta, pero siya pala yung kumukuha ng videos. Yung parts where the girl playing the guitar was singing the rap verses, medyo sakto. Tsaka ano yun eh, mahirap yung tumutugtog ka ng instrument and then you're doing something else, which is in her case, she was rapping while playing the guitar. Actually, isa sa mga challenging parts lang talaga ng Nag-iisa na naman is yung from the second verse to the chorus. Yung di na nadala ulit-ulit na lang ano bang ginawa. Ngayon, hindi mo na minamahalo, na nag-iisa. So, meron yung na-na-na-na-na-na-nag. Ay, hindi ko alam. Na-na-na-na-na-na-nag. 8 ba? So, parang I think kailangan mong ipagkasya ang walong na-na-na-na-na-na sa half a bar. So, that's 1, 2, parang yan. Ngayon, hindi mo na minamahalo, na-na-na-na-na-nag-iisa. Ganun. But good job. Tapos yung kasama pa niya was trying to play the cajon while singing. Medyo mahirap din yun ha, kasi believe ako sa mga drummers na kayang mag-drums and kumanta at the same time kasi mahirap yun. Pero in her case, kasi tumitigil-tigil din siya kasi nagsiswitch siya from the shaker to the actual cajon. But nice. Good job, girls. Good job. Okay, next cover. What else do we have? Nag-iisa na naman KZ Tandingan cover by Marielle Lim featuring I Love Sundays. Let's see. Nag-iisa na naman, oh, bakit pa
Walang kadala-dala. Little rearrangement, nice. Tama na. Tinamaan ng damdamin. Pagdating sa'yo ay kaya kong ibigay. Maging itong buong buhay. Hindi isa, hindi dalawa. Kahit anong beses pa akong pinagmukhang tanga. O, ganun na nga ngunit. Tama rin naman sila. Dapat siguro di na pinatagal ng ganito. O, Diyos ko, ano ba ito? Ngayon, hindi mo namin namahal. O, nananananag-iisa. Malapit, almost. Bakit nag-iisa na naman? No, kulang pa ba? Tumanap ka pa? Bakit nag-iisa? Oh, bakit nag-iisa na naman? Siguro si Mariel Lim. Yan, yun nasa gitna. Yun naka-pink. I love her jacket though. Pero good job. Yeah! I like the rearrangement. For my songs, I actually encourage people who want to cover our songs to rearrange it. Kasi, kumbaga, that's one way of, you know, putting your own personality into the song. Kasi iba't ibang interpretation ng tao. If I'm planning to rearrange a song, what I do is, pinapakinggan ko muna siya ng paulit-ulit. Papakinggan mo lang siya. Like for nag-iisa na naman, pwede mo siyang pakinggan at let your body groove to the song. And that will tell you kung anong direksyon ang dapat mong dalhan ng kanta. So like for example, since if you listen to nag-iisa na naman, medyo ganun yung feel niya. So what the song needs when you're performing it is kailangan nakukuha ng tao yung ganitong pakiramdam when they are hearing you sing. If yun yung arrangement na gusto nyo gawin. So for her, I think, hindi lang ako sure if it's a little slower than the original, but I actually like it. Kasi yung sa verses niya, yung rapping, sakto sa tempo. Tapos there were words na medyo binago niya, pero pasok pa rin sa timing. So that's very good. Ano pa ba? I actually like this stripped-down version of the song. Ang ganda. Kasi diba yung original, full band siya. Tapos parang from start to end, may backup vocals na sumasagot-sagot sa main vocals. So, I actually find this very interesting and very nice. Baka gawin namin in the future. Ang galing. Tapos sa dulo, usually when I do it, oh, bakit nag-iisa na naman? Or something like that. It always changes. Pero, ayan ang ginawa niya. She did not have as much notes, pero she did her last run very well. So, actually, yung original version, oh, bakit nag-iisa na naman? Ganun lang. Parang tapon lang. Ang hirap palang kumanta nung naka-in-ear na hindi mo naririnig. Oh, bakit nag-iisa na naman? Parang ganun lang. Pag ako nagpa-perform, siguro nasanay lang yung katawan ko na when I'm performing, nag-iisa na naman. Nagagawa ko talaga yung, oh, bakit nag-iisa na naman? Well, very, very nice. Naglagay siya ng sarili niyang run. Naglagay siya ng sarili niyang feel. Bagay din sa boses niya, yung atake niya ng song, kasi medyo sweet yung boses niya. So when I perform it, mas may ganun. Sa kanya, mas pasok pa rin. Pero mas may alalay. So, nice. Congrats. And to the other guys performing with her. Congrats po. Okay, next. Who do we have here? Ooh! Hindi ko lang sure kung pwede ko ito ipakita. Pero gawin na din natin. I will just like cut the video. Papakat ko na lang sa video, sa editing, kung bawal. But I don't think bawal. Kasi sobrang nakakatuwa na somebody who joined the singing competition sa GMA did my song, nag-iisa na naman. And it's not the usual singing piece. Kumbaga, nag-iisa na naman is not the usual type of song singers would do for singing competitions. Kasi yung iba talaga mga tao, naghahanap pa rin ng kailangan parang big contest piece na may power, ano, kumbaga may high notes and kung ano yung usual na lang naririnig. Pero I'm just proud na Kiko Salazar wrote this song na it's still very technically challenging pero hindi siya yung type na ina-expect mo. So, ayun, I think this particular song shows a different side of a singer when they're performing this song. Nakalagay dito, this is a cover by Lorraine Galvez sa The Clash 2019 nung top 32 siya. So, ayun. But I think this is a shorter version kasi diba pag TV performance, they don't really get to perform the whole song. We don't get to perform the whole song. So, ayun. But let's see. Ooh, na-excite ako and I'm very happy. Thank you, Lorraine, for choosing my song. Kiko Salazar's song. Thank you. Okay.
Yeah. Yung swag nandun na din. Nag-iisa, nag-iisa na naman. Oh, bakit ba? Walang hadala-dala. Tama na. Pagdating sa'yo, lahat ay kayang ibigay. Maging itong buong buhay. Second verse na yung kananta niya. Yeah. 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 Sabi ni Miss ay mahirap yung kantang yan eh. Thank you po. Ayun, galing ni Lorraine. Parang may napanood na ata akong performance ni Lorraine that eh, pero she was singing in a totally different genre. So, it's amazing to see her sing in a different genre. Simula pa lang, nandun na yung attitude eh. Galing. Meron siyang mga sarili niyang mga twists na nilagay. Even her runs, meron siyang mga dinagdag. Tapos, she got the na-na-na-na-na-na. Yeah, nakuha niya. Meron siyang ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Galing. Meron siyang mga ganun. So, for singers na sumasali ng singing competitions on TV, we don't really get a lot of time or kumbaga, we don't get to perform the whole song. So, we only have a minute and 30 seconds para ipakita yung kung ano yung kaya namin gawin. So, ayun. And I think she did everything she could. Nalagay niya lahat ng nandun sa original and even made it her own. So, kumbaga, di pa ako nakakita ng cover ng nag-iisa na naman na nag-end ng malaki. So, it worked for this particular song and with this particular arrangement. Ang ganda. Ganda din nung arrangement kasi nasabayan yung energy niya and kumbaga nagkaroon siya ng mga parts doon. Like for example, kulang pa ba pagmamahal bang ang nilaan bang. So, may mga parts na bumibitaw yung banda tas bumabalik. So, it gives her a lot of space to really do something na maririnig talaga siya ng mga judges kasi siya lang yung naiiwan. So, Lorraine, thank you so much for choosing my song to be your contestees. Congratulations. Galing. Okay, next! This next one is very interesting because I haven't heard or watched videos na ginawan ng cover ang nag-iisa na naman with a violin. So, this is the first time. Ooh. This one is by Eric J, violinist on YouTube. Yan! Ganda nun. Tuturututu, tuturututu. Galing nun. Wala naman sa original. Tapos nilagay niya. So, I'd like to commend him for changing up the verses. Kasi, di ba, yung nag-iisa na naman, yung verses niya, puro rap. Actually, yung first few lines rap. Tapos, yung mga next few lines, yun na yung may mga tono. So, ang ginawa niya, since di naman kaya mag-rap ng violin, what he is doing in this video is gumagawa siya ng melody. Iba't ibang melody. Pinaglalaruan niya yung arreglo na I think siya din ato yung gumawa. Sabi niya, I also played the instrumental for this video. So, ayun. Oh, good job so far. Good job. So, ayun, parang playtime na lang sa kanya. So, ayun. Galing. Thank you so much, Eric J. Violinist, for that cover. Okay, next. I think I'm down to my last two. This is by Chris Angel 06 on YouTube. Nag-iisa na naman cover. Let's see. Sobra pa sa kanya. Yeah.
Kung sa'yo lahat ay kaya nibigay maging itong buong buhay. Hindi isa, hindi dalawa, kahit ilang beses pa akong ginagawang tanga. Oh, na-na-na-na-na-na-na-isa. Yeah! Isa na naman. Oh, kulang ba? Kulang pa bang napagama? Kulang ba? Chris Angel 06, thank you so much for that cover. Actually, so far, no, siya yung pinaka parang nakuha niya yung mga kailangan ng songs. Galing. Actually, hindi ako nag-expect na sa kanya pa yung pinaka sakto yung rap. Kasi the moment she sang the first line, she sounded a little too careful for the song. Yun, nakuha niya lahat. Pero yung parang it's not a bad thing na magtunog ng inaalalayan mo talaga yung boses mo and yung ano. Pero ayun, yung nung kinanta niya kasi yung chorus, nag-iisa na naman, oh bakit pa walang kadala-dala. Parang sobrang bait niyang kumanta. Tapos nung nag-rap siya, nakuha niya lahat. Yung dapat siguro, di natin natagal ng ganito. May ganun yung, nakuha niya yun. Tapos yung even yung mga parts na may mga mabibilis. Like, for example, kaya, tinamaan ng damdamin, pagdating sa iyo, lahat ay kayang ibigay maging itong buong buhay. Hindi isa, hindi dalawa, kahit alam besa sa pakong, ginagawang tanga. Nakuha niya yung, even for me, this is still a problem. Pag sobra akong nagigigil sa kanta when I'm too excited, pag sobrang taas ng adrenaline ko, pag nagra-rap ako, sa sobrang gigil ko, minsan nauuna ko. Minsan sobrang pasugod pakinggan. So, it's important na you are still conscious sa banda, conscious ka pa rin sa tempo. Kasi lalo na pag parts na medyo mabilis, like for example yun, tinamaan ng damdamin, pititing sa'yo lahat ay kayang ibigay maging hindi isa, hindi dalawa, kahit alam beses mo pa akong ginagawang tanga. Oh, ganun na nga. Minsan, pag dun sa mga mabibilis, parang di na nakikip yung saktong tempo kasi mabilis naman. Pero that is also very important. It's as important as your high notes, your low notes, and your runs. Dapat lahat ng parte ng kanta ay binibigyan mo ng equal importance. Because if you mess up a single part of the song, eh, kahit pa paano magiging distracting yun. Pero it doesn't mean it never happens. It always happens to me. Lalo na ako, I always keep on changing what I do with my songs, and we always keep on changing the arrangement. But it's not a bad thing. What's important is when you miss a word or miss a run or whatever, kailangan perform ka pa rin ng 100%. Never back down. Ganun. Ate, ang galing. Chris Angel, ang galing. Parang nakilala akong Chris Angel na magician or illusionist. Okay, next cover. This is Nag-iisa na naman by KZ Tandingan, cover by April Joy Mangasar. So I think we're down to our last two. This will be the second to the last. Parang meron natin tumutugtog ng saxophone sa likod. Hindi ko lang masyado marinig ng super clear yung mga syllables kasi medyo recorded kasi siya ng may banda, so medyo nalulunod. Siguro if it was recorded ng medyo slightly far from the stage, baka mas marinig siya. Kasi I think kaya hindi siya masyado marinig because her voice is coming out from her floor monitors na nakaharap sa kanya and sa house monitors. So if her phone, I think phone niya tong nagre-record eh, kasi parang siya yung nag-set up. If her phone is behind the floor monitors, and also if her phone is in between the back of the floor monitor and the back of the house monitors, medyo hindi talaga masyadong marinig yung boses niya. So siguro if it was recorded a little far, para ang nare-record ng phone niya is yung tunog na lumalabas sa house, baka siguro mas narinig. Or ayun. So (laughs)
Well, I can tell na she's reading from an iPad siguro or something ng lyrics kasi doon dyan nakatingin. So, medyo naiintindihan mo why merong mga words na siguro hindi sumasakto agad. But it's hard na you're rapping while reading. Kaya ako, pag meron ako mga prods, kunwari, if I have production numbers sa ASAP na kailangan ko mag-rap, hanggat kaya ko, minememorize ko talaga because ayoko nang nakadepende sa teleprompter na nagbabasa. Kasi may mga times talaga na, kunwari, biglang namatay yung prompter. So, if that happens, anong mangyayari sa akin? If makamiss ka ng isang word, then baka makalimutan mo na lahat. So, as much as possible, I try to memorize because what she's doing is hard. Kasi minsan, kunwari, pag yung nag-aayos ng teleprompter, hindi masabayan yung rap mo, baka madelay yung pag-angat ng lyrics, ganyan-ganyan. So, ayun. So, nagawa niya yung nananananag-iisa, pero I think two lines before that, medyo naguluhan siya sa tamang phrasing ng lyrics, but it's fine. Siguro, I think if siguro sobrang aral niya lang yung kanta, I'm sure makukuha niya. Kasi people who are part of bands na pumupuesto talaga halos every night, mahirap yung sitwasyon na kailangan mo mag-aral ng kanta ngayon, tapos bukas kailangan makanta mo na siya, nang as if matagal mo na siyang alam. So, mahirap yun na. And halos every night, meron ako mga kakilala na ganyan yung trabaho na every night, nagigig sila ng 3 to 4 sets or 4 to 5 sets every night. Tapos nakakapagod yun. And every week, you have to learn new songs and ganyan. So, I think si Miss April Joy Mangasar, I think kung magkakaroon lang siya ng mas madaming time to focus on nag-iisa naman, makukuha niya talaga. Kasi even yung part na na-na-na-na-na-na, nakuha niya eh. And that's way harder than the other lines na medyo na-miss niya yung phrasing. So, ayun. Good job pa rin po. Good job. Yeah, let's finish the video. So, may ano. So, thank you for that cover, Miss April Joy Mangasar. Maraming salamat po. Yun, feeling ko, if she had more time to learn the song, mas magagawa niya talaga. Kasi, narinig mo naman sa kanya na she has what it takes to do it. Kailangan lang ng mas madaming time. And siguro, for the dulo, hindi naman kailangang pareho-pareho yung run. Pero, whatever feels more comfortable. Rinig mo sa kanya na she can hit high notes effortlessly. So, maybe she could try what Lorraine did. And instead of doing an intricate run, she could end it with a bang, or she could, kumbaga, rearrange it and ask her band na bigyan siya ng big ending and it's all. Oh, bakit nag-isa na naman? Yeah. Yan, so pwede yun. Pwede yung maging option sa kanya kasi may pipes siya to do it. Ayun, okay! Our last cover. So, ito yung una kong, actually, nadaanan ko to kanina, pero I just thought na gawin siyang last video because I kind of know what this girl is capable of kasi napanood ko siya sa The Voice. Si Kuya Thor Dulay, isa pang halimaw, I think is one of her mentors. At may time na pinarinig sa akin ni Kuya Thor yung rehearsal niya of a song by Nina Simone na Feeling Good, and this girl is crazy. So, I'm pretty excited to hear her take sa naging isa na naman. I'm sure she has the talent to do the runs effortlessly and mas mahirap and mas intricate. I'm just excited how she would do the verses. Actually, meron siyang dalawang videos performing the song, so I just don't know which one to pick. There is one video of her singing Nag-iisa na naman na uploaded by ABS-CBN Star Music, and there is also one video of her singing Nag-iisa na naman, I think, sa bahay niya. So, let's see. Ay, hindi ko na mahanap. Nakita ko na yun kanina yung video na kumakanta siya sa bahay niya. So, let's just do the video from Star Music. Thank you, Star Music, for encouraging artists to do our songs. Maraming salamat po. Yun, sana yan! Okay. Where is it? De, search ko na lang mismo yung pangalan niya. Found it. This is Tagiisa na naman cover by Fatima Luis. Walang kadala-dala, oh, oh. Tama na. Gulong-gulo at ang sakit sa ulo, at pagising ko'y wala ka na nga, oh, nag-iisa. Oh, bakit
iba, walang kadala-dala. Oh, at tama na, umiiyak na naman ng pighati, ngayong nag-iisa na naman. Walang kadala-dala. Oh, tama na, umiiyak na naman. Oh, ang hapti, oh, ang hapti ng pighati. Bakit nag-iisa na naman? Oh, kulang ba? Bakit nag-iisa na naman? Oh, kulang ba? Oh, bakit nag-iisa na naman? Yes! Sabi ko na nga ba, hindi ako nagulat kung na sobrang galing niya pagdating sa singing parts, kasi pakagaling talaga ng batang to kumanta. And she did put her own twist to the song. She had very beautiful variations pagdating sa mga atake ng kanta. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, the reason why nag-iisa na naman is very challenging is aside from the singing parts, actually the technical part of this song mostly relies on the verses. Kasi although sobrang ginaman technical ng batang to ang mga singing parts, but normally it falls on the verses kasi dun yung medyo mahirap. Kumbaga, if you don't have the time talaga para i-feel yung kanta, dun ka magtutunog ng medyo tense. And I can tell na siguro she did not have a lot of time to really learn the song kasi you can tell she's reading. But this is a very nice cover. She just needs more time to learn the verses kasi yung singing parts, sobrang kuhang-kuha niya na and sobrang comfortable niya na sa singing parts na nakakapaglaro na siya. And it doesn't sound na pinipilit yung laruin. It just sounds very natural to her. Kaya din actually, napapansin mo na she is on her mind pag ginagawa yung verses kasi biglang kumakalas yung energy niya na she's just enjoying and doing her runs and singing it the way she wants to. Pero pagdating sa verses, nakikita mo na, and tapos nag-anticipate siya ng next lines. But sobrang galing ng cover na to ni Fatima. Maraming salamat. Actually, yun pala. It's important for singers to really practice their songs before performing. I know hindi lahat, especially kami din sa trabaho namin. Like for ASAP, we don't really get a lot of time to rehearse. So, mahirap yun. And I think sa case din ng ibang mga napanood nating covers, baka hindi lang sila talaga nagkaroon ng time na talagang matutukan talaga yung song at maaral siya ng line by line, yung para talaga maaral siya and ma-practice yung tempo. And if you wanna learn nag-iisa na naman, start by just listening to the song na paulit-ulit. You don't have to sing it agad after listening to it once kasi mas maganda yung alam na alam mo sa puso mo yung kanta na when you're reading the lyrics, mas mabilis. And that's also one of my tricks. When I'm learning the song, I make sure na I have lyrics na nababasa ko. And make sure na, kung kunwari, if you have an iPad, I use this app, ang tawag Notability, na pag nilagay ko doon yung lyrics, I'm able to write on the lyrics. Tapos nalagyan ko, okay, yung part na to, pause. Part na to, harmony ako dito. Yung part na to, blah, 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 blah. But if you don't have an iPad where you can download Notability, the app I just talked about, print it out. Or if you don't have a printer, write the lyrics. Tapos pakinggan mo siya line by line. So for example, nag-iisa na naman. So what I do is, nag-iisa. Lagyan mo siya ng kung anumang symbol na would make you feel comfortable and you know would remind you na, oh, itong part na to, pause to. Or it would take, like, for example, sa akin, yung ganun ko means, like, for example, a bar or two bars, ganito. Ayan. So, mas madali, for me to, mas madaling mag-aral ng kanta when you're also reading the lyrics kasi mas madali siyang matandaan. Or in my case, siguro kasi very visual ang aking learning din. Mas mabilis ko naalala yung kanta when I'm writing it down. Even when I'm arranging my run, tinatry ko siyang i-drawing para lang maalala ko what I'm supposed to do. Actually, yun talaga yung isa sa mga secrets kung paano ka magmukhang confident on stage when you're performing. Yung gawin mo na lahat ng kailangan mong gawin before the performance. So, practice para dumikit na siya sa katawan mo. So, when you're performing, you don't have to think about it. Every time I think of the words while performing, may mga times na in the middle of the performance, tinatry ko
kong alalahanin kung ano na yung mga next na words sa rap verse ko. Tapos hindi ko siya maalala. Pero lumalabas pa rin siya sa bibig ko kasi paulit-ulit ko na siyang ginagawa. Parang heavily embedded na sa katawan ko na alam niya na ito yung dapat lumabas na words. Ito yung ganyan. I'm not sure if the correct term is muscle memory, but because I keep on doing it repetitively, nagiging parang second nature siya sa akin na automatic siyang lumalabas. I still forget the words, but most of the time, yun yung nangyayari. Na when I think nakakalimutan ko na, lumalabas pa rin siya. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga artists na gumawa ng cover ng Nag-iisa Na Naman. Alam ko, meron pa ako mga hindi napanood, pero maraming salamat pa rin. Thank you dahil out of the many songs you could have chosen to do a cover with, yung Nag-iisa Na Naman yung pinili nyo. Thank you for even taking the time to learn the song and playing the song, recording the song and uploading it. Maraming salamat. Ayun, at sa inyong lahat po ng mga nanood, maraming salamat din sa panonood ng video ngayong araw na to. If you like watching videos of me reacting to other covers or reacting to whatever you want me to react to, please let me know sa comment section below. If you haven't subscribed to the channel yet, please don't forget to subscribe and also click the notification bell so you always get notified every time I upload new videos. This has been KZ Tandingan and this is KZ Tandingan Official on YouTube. Bye!